Hello mga ka-TV! Welcome back dito sa J4TV. Kamusta kayong lahat? So panibago na naman na videos ang ating gagawin. So sa video na ito guys, magsasagot ako ng isang tanong ng isang subscriber natin dito sa ating YouTube channel na sabi niya, Sir, ano po ba yung mga kailangan gawin pagka natusok yung freezer? So isa kasi na pinaka-sensitive sa ating mga refrigerator pag natusok yung ating freezer. So bago natin simulan itong video na to guys, kung bago ka pa lang at ngayon ka pa lang napunta sa channel na to at gusto mo yung mga ganitong tutorial about sa ating appliances, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe and hit mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga videos pa na aking i-upload. So disclaimer lang guys, lahat ng mga video, mga tutorial na binabahagi at sinishare ko sa inyo ay ayon lamang sa aking product training at experience na rin pagdating sa mga appliances. So, hindi po ako professional. So, huwag na natin itong patagalin guys. Simulan na natin. So, ano nga ba yung pwede nating gawin pagka nabutas yung ating freezer? So, sa lahat ng mga gumagamit ng refrigerator, lalong-lalo na sa mga single door na refrigerator, so, panoorin nyo itong video na to. Magbibigay ako mamaya ng tips sa inyo kung ano yung mga dapat nating gawin pagka nabutas yung ating freezer. Bakit nga ba iniingatan natin na hindi matusok yung ating freezer? So, ang refrigerator kasi natin guys, meron diyang dumadaloy na tinatawag natin na freon or yung refrigerant. Yung freon na yan guys, ayan yung parang blood. Kumbaga sa tao, yan yung blood or dugo. No? Sa refrigerator, yan yung freon. Pagka walang freon yung ating refrigerator, hindi rin po lalamig yung ating freezer. Number one po talaga ang freon sa ating mga refrigerator. So pagka natusok natin yung ating freezer, ang gawin nyo, huwag nyo na kaagad paandarin. Patayin nyo kaagad yung saksakan, bunutin nyo, at i-defrost, no? Iwasan nyo na may papasok na tubig dun sa loob ng nabutas na ating freezer. Pagka nabutas kasi yan, lalong-lalo na pag sa mga single door, kung mapapansin nyo sa mga single door, is galvanized siya. Hindi tulad ng mga 2 doors natin na refrigerator na may cover pa yan na mga plastic doon sa loob ng ating freezer. Pag mga single door, pansinin nyo, parang lata lang siya. So pag natusok natin yan, yung pinaka-tube ng ating freezer ng single door, tatagas at maglilik ka agad yung ating refrigerant or yung freon. Pangalawa na gawin nyo, i-defrost nyo, punasan nyo kaagad, iwasan nyo na may papasok na moist or tubig dun sa butas dun sa ating freezer para hindi maghalo yung refrigerant at yung water. So pagkalimbawa guys, sinaksak pa rin natin yung ating refrigerator at pinagana pa rin natin, no? Umaandar, umiikot pa rin yung refrigerant na natira dun sa loob ng ating refrigerator. Yung iba, nag-leak na or sumingaw na. Ang isang problema dyan guys, pag pinagana pa rin natin at hindi natin kaagad pinatay, pag may pumasok na tubig dun sa loob ng nabutas nating freezer, maghahalo yung refrigerant o yung freon na tinatawag at yung tubig papunta dito sa ating compressor or dun sa ating motor ng ating refrigerator. So, dalawa na yung problema mo dyan. Kasi pagka nasira pa yung compressor ng ating refrigerator, mas malaki yung gagastusin natin. Compared dito sa freezer lang na i-recoil lang nila yan, papalitan nila yung nabutas na tube dun sa ating freezer. Dahil nga, pinaandar mo pa rin, maaapektuhan pati yung ating compressor. Napaka-importante guys na pagka natusok nyo yung inyong freezer, bunutin nyo kaagad, i-off nyo kaagad, huwag nyo nang paganahin. I-defrost nyo. No? Pagka-defrost nyo, iwasan nyo naman na may papasok na tubig doon sa butas na yon. Pag napunasan nyo na, na-defrost nyo na, nalinisan nyo na ng maayos, tumawag kayo ng service center o yung authorized service center na gagawa doon sa refrigerator nyo. Huwag nyong ipapagawa guys sa mga kapitbahay nyo, kaibigan nyo, pinsan nyo, mga kapatid nyo na mga technician. Kasi pagka ginawa nila yan guys at may nasira sila sa ibang parts ng ating refrigerator, ma-avoid yung warranty. Mas maganda na pagka nasira yung refrigerator natin, tumawag kayo kaagad ng authorized service center na malapit dun sa inyong lugar. Meron naman yan guys. Limbawa, Panasonic yung refrigerator mo, may authorized service center si Panasonic na gagawa dun sa inyong refrigerator. Kung ang tanong nyo is, Sir,
Pagka nagpagawa po ba ako ng nabutas kung freezer is may bayad? Yes, may bayad na po yan kasi nga hindi naman covered ng warranty. Nasa pag-uusap lang yan kung i-free nila yung paggawa, ang babayaran mo lang is yung parts ng nabutas na evaporator. Nasa pag-uusap pa rin yan dun sa authorized na service center ng ating refrigerator. Wag na wag kayong kukuha guys ng mga gumagawa lang dun sa kapitbahay nyo or mga kakilala nyo. Kasi pag binuksan nila yan, lalong-lalo na pagka nasira pa nila yung ating refrigerator, hindi na nila sagutin yan kasi nga na-avoid yung warranty. Napaka-importante yan guys. Huwag nyo kaagad ipapagawa sa mga kilala nyo lang or mga kapitbahay nyo na gumagawa ng mga refrigerator. Kaya naman nilang gawin yan guys. Dahil nga yan yung trabaho nila, kaya nilang gawin yan. Yun nga lang, sinasabi ko sa inyo, yung warranty maa-avoid kasi ayaw nang gawin ng mismong company. Pagka no frost yung ginagamit nating refrigerator, covered po yan ng 12 years or 10 years warranty. Pagka non-inverter yung ating refrigerator, covered ng 5 years warranty sa compressor. Kaya napakahaba yung taon na covered ng warranty tapos pina-avoid mo lang sa mga technician na kilala mo. So, maire-recommend ko talaga sa inyo guys na pagka nasira, tawag kayo kaagad sa service center ng inyong refrigerator para magawan nila kaagad. Sabihin nyo lang kung ano yung problema. Kung ang tanong mo is, sir, saan po ba pwedeng i-contact yung mga service center? Pagka hindi nyo mahanap dun, kahit nga Google lang type nyo lang kung saan lugar kayo para makita kung saan service center yung malapit. Halimbawa, Panasonic, Montalban, no? Or Rizal. Ilagay mo lang Panasonic Authorized Center Rizal. Mga ganon, lalabas na doon. Pero pagka wala pa rin kayo makita, mas maganda na pumunta na kayo dun sa bilihan ng appliances. Tanungin nyo kung saan yung authorized service center ng Panasonic. Yan yung mga importante na gagawin natin guys. Yung iba kasi, pinapagana pa rin nila. Akala nila, lalamig pa rin siya. May nagtanong sa akin na, sir, yung refrigerator ko natusok ko kasi ng matulis na bagay, yung aking freezer. Gumagana pa rin naman yung compressor niya, lumalamig pero kalahati na lang. Gumagana pa rin kasi yung compressor natin guys pagka sinaksak natin yan. Pero hindi na masyadong lalamig yan, lalong-lalo na pag nag-leak na yung Freon or yung refrigerant na tinatawag dahil lalabas or sisirit na dun sa natusok natin na evaporator. So ano nga ba yung mga kailangan natin gawin guys para maiwasan natin na matusok yung ating freezer? Una, huwag kayong gumamit ng mga matutulis na bagay like mga kutsilyo, mga gunting, basta yung mga matulis na bagay, lalong-lalo na sa mga gumagamit ng mga single doors. Kasi napaka-sensitive talaga ng freezer ng mga single doors kasi nga parang lata lang siya, no? Galvanized siya. Hindi siya tulad ng mga two doors na mga direct cooling na non-stick. Kahit medyo matusok mo, magagasgasan lang pero hindi tatama mismo dun sa ating evaporator. Ang gawin nyo, pagka halimbawa wala yung pangtanggal nyo or yung scraper ng yelo, mag-order na lang kayo sa Shopee. Madami namang mga scraper dyan. Lagay ko na lang dyan sa link yung kung saan yung mabibili yung scraper na yan. So, yan yung mga kailangan natin gawin guys na wag na natin kaagad isaksak yung ating refrigerator. So, ayan lang guys. Sana meron na naman kayo napulot na aral dito sa video na to. So kung bago ka pa lang at ngayon ka pa lang napunta sa channel na to at gusto mo yung mga ganitong tutorial about sa ating mga refrigerator, appliances, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe and hit mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga videos pa na aking i-upload. So bago natin tapusin to guys, mag-shoutout muna tayo sa ating mga supporters dito sa ating YouTube channel. Okay, shoutout tayo kay Joy, kay Nelly Garcia, si Medel M. Buntag, kay Jamie San Antonio, kay Rachel Ann Castaños, kay Nano Adam XD, kay Elo Dito, kay Josh, kay Hill Villarel, kay Javier Cruz, Nida Wicas, kay Nanis Dimaano, kay Riesha Solin, Charmaine Jane Narciso, Selnit Diaz. Maraming maraming salamat guys sa laging pag-support
Kung ikaw, kung gusto mo ding ma-shoutout sa susunod na videos ko, mag-comment ka lang dyan sa comment box dyan sa baba para pag sa susunod kong gagawing videos ay ma-shoutout kita. Maraming maraming salamat. Hanggang dito na lang guys. Kung nagustuhan mo itong video na to, don't forget to like, i-share mo na rin para makita ng mga kaibigan mo, kamag-anak mo na may problema sa ganitong problema ng kanilang mga refrigerator. Maraming maraming salamat. Mag-iingat tayo palagi. God bless. Peace out.